Guys, so bago ang lahat, yung phone natin, uunahin natin i-auto-rotation. So paano yung auto-rotation? Swipe down yung phone mo. Ito po siya, pag may nakita kayong portrait, i-click nyo yan. Ayan, auto-rotate na siya. Para pwede nyo siyang ipahiga at saka ipa-tayo. So pagkatapos nyan, punta tayo sa browser natin, sa StreamYard. Ayan, naka-StreamYard na siya and naka-desktop browsing na siya. Paano makita yung desktop? So, depende sa browser nyo eh. Pag ganito yung browser nyo, ito po siya sa baba. Okay? Click nyo yan, then ito siya. Mobile. Ganyan ang itsura ng StreamYard pag naka-mobile. Alright, pakita ko lang guys ha. Okay, ganyan lang itsura ng StreamYard pag naka-mobile. Ha? So, ang gagawin nyo dyan, i-desktop ninyo. So, sa browser to, i-desktop natin siya. Dito siya sa baba makikita. Kung yung browser nyo walang tuldok, hanapin nyo yung ganito. Yung bar options, tapos desktop site. Ayan o. Ito siya. Alright, so desktop site na siya. So, ang unang-una po natin gagawin is mag-create ng premiere or ng upcoming live. So, paano yan? Alright, so ready na yung upcoming natin. So, ang next na gagawin natin is mag-enter tayo ng studio. Okay, kasi wala siyang settings sa labas. So, kaya kailangan nakapag-create tayo ng upcoming bago tayo mag-setup. So, enter studio tayo. Okay, medyo mabagal lang po ang phone ko talaga ngayon. Pasensya na. Ayan. Then, i-off ka muna natin. Off ka muna natin, guys. Bago tayo mag-enter studio. Okay. Enter studio. Yan, pasensya na, mabagal yung phone ko, no? Well, okay. So, nakikita nyo naman, pahiga yung setup ko ng StreamYard ko. Yan kasi yung default ng StreamYard, yung landscape or pahiga. Okay? So, ayan tayo. Pwede naman nating kahit pag nang ipasok yan.
So, huwag na lang natin ipasok. Pwede naman, okay? So, yan yung default, nakapahiga siya. So, paano siya magiging vertical live? Andito po siya sa settings sa baba. So, zoom lang natin. Alright, lagi niyo pong tatandaan, no? Kailangan i-set up niyo po muna siya bago niyo i-live. So, dito siya sa settings. Ayan, settings. Pag-click mo ng settings, hindi kasi yan agad makikita kasi nga naka-phone tayo. So, you have to scroll. Okay, scroll. Scroll lang natin. Ayan, para makita. So, settings. Zoom natin ng konti. So, dito tayo pupunta sa general. Alright. General, tandaan nyo. So, ito siya guys. Makikita nyo. Naka-landscape. Ayan, landscape. And then, yung new, ito sa kabila, is yung portrait. Or, yung vertical. Live na katumbas ng sa Go Live sa YouTube. So, i-click mo lang yan, yung bilog. Para maging vertical na siya or patayo. Alright. Ang advantage kasi niyan, mas madali siyang makita sa news feeds. Okay? Kaya mas maraming gumagamit ng vertical live. And then, ang advantage po ng StreamYard is may mga features siya na pwede mong gamitin during the live stream. So, ayan po siya. Tandaan nyo guys, ha? Settings, general, and portrait. Ayan po yung itsura ng vertical live. So, dito, pwede tayong mag-play ng video clips na halimbawa naka-silent lang tayo. So, dito makikita yung video clips sa brand. Tapos, ayan, video clips. So, click lang natin to. Ayan, may mga naka-upload na ako. Siyempre, pag vertical ka, kailangan nakapatayo yung video mo. So, ayan. And then, pagpahiga, pahiga din para sakto siya. Then, check mo yung loop. Tapos, play. Okay, so magpi-play na yan kahit ilang oras mo siyang iwanan mo siyang na naka-live. Pwede, magpi-play yan. Basta naka-loop, okay? So, yun lang. Dali ano, ngayon pala yung ginagawa ng iba. Kaya, kala mo, para siyang naka-screencast pero hindi. Naka-StreamYard pala sila. So, ayan, tanggalin natin. Pwede ka rin naman dyan mag-paakyat ng guest hanggang 3 guest. Ang pwede. Hanggang 3 guest lang. And ang layout niya is naka-fix lang din sa 3. So, yun lang guys. Maraming salamat. Sana meron po kayong natutunan. Bye-bye.